mga bata, ako pala si Teacher Lou, ang magiging guro nyo sa araw na to. Handa na ba kayo mga bata? Bago tayo magsimula sa ating mga aralin, may bilin si Teacher. Una, maupo ng maayos. Ikalawa, makinig kay Teacher. Pangatlo, makinig o sumunod sa itinuturo ni Nanay. At ang pang-apat, sagutin ang last o module. Kaya ba ninyo iyon? Tama! Ang galing-galing! Bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Sabay-sabay nating pagsamahin ng ating mga kamay, iyuko ang ulo, at ipikit ang mga mata. Tayo ay manalangin. Papa Jesus, maraming salamat po sa araw na ito. Sa panibagong araw ng pagkakataon na ibinigay mo po sa amin. Upan sa muli, kami po ay matuto ng mga kaalaman na bubusog sa aming utak at puso. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Amen. Mga bata, ano kaya ang panahon ngayon? Tara, tayo'y tumingin sa bintana. Maaraw ba o maulan? Atin awitin ang awit ng panahon. Ramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan pagpasok sa eskwelahan? Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan pagpasok sa eskwelahan? Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Ano naman kaya ang araw ngayon mga bata? Awitin natin ang pitong araw sa isang linggo. Araw ngayon, mga bata? Mga bata, naalala niyo pa ba ang aralin natin kahapon? Tama! Pinag-aralan natin kahapon ang mga taong naglilingkod sa paaralan tulad ng punong guro, guro, librarian, at janitor. Ang galing-galing! Handa na ba kayo mga bata? Ngayong araw, ating pag-aaralan ang mga taong naglilingkod para sa kaligtasan ng komunidad. Bakit kaya sila mahalaga sa ating komunidad? Mahalaga ang mga taong ito para maging maayos,
at ligtas tayo sa ating lugar o komunidad. Sino-sino kaya sila? Kilala mo ba sila? Mga bata, pagmasdan ang mga larawan. Narito ang mga halimbawa ng mga taong naglilingkod para sa kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad. Ito ang kapitan ng barangay. Ikaw, kilala mo ba ang kapitan ng iyong lugar? Ano ang pangalan niya? Ano kaya ang tungkulin niya? Ang kapitan ang namumuno at namamahala sa ating pamayanan. Kilala mo ba ang nasa larawan? Tama! Ito naman ay isang nurse. May kilala ka bang nurse sa iyong lugar? Ano kaya ang tungkulin niya? Ang nurse ay tumutulong sa doktor para magamot nila ang may sakit. Sino kaya ang nasa larawan? May nakita ka na bang ganito sa iyong lugar? Tama! Ito ay larawan ng isang pulis. Ang pulis ay nagpapanatili sa kapayapaan at kaayusan sa pamayanan. Kilala mo ba ang nasa larawan? Tama! Siya ay isang bumbero. Ang bumbero ang pumapatay ng sunog. Kilala mo ba ang nasa larawan? Ito naman ay isang doktor. Ano kaya ang ginagampanang tungkulin ng doktor? Ang doktor ay nangangalaga sa kalusugan ng mga tao sa pamayanan. Para sa gawain sa aralin na to, sagutin ang gawain 1 ng iyong LAS. Mga bata, makinig kay nanay para subaybayan kayo sa paggawa. Para sa pangalawang gawain ng inyong LAS, iguhit sa kahon ang kagamitan ng mga naglilingkod sa pamayanan. Ano kaya ang gamit ng kapitan ng barangay? Ano naman kaya ang gamit ng nurse? Ano naman kaya ang gamit ng bumbero? Ano naman kaya ang gamit ng pulis? At ano naman kaya ang gamit ng doktor? Mga bata, naalala niyo pa ba ang kwento noong Lunes na may pamagat na sama-sama, kayang-kaya? Base sa kwentong napanood at napakinggan, ano-ano ang papel na ginagampanan ng pamilya? Gumawa ng likhang sining nang nagpapakita ng papel na ginagampanan ng membro ng iyong pamilya. Maaari itong gawin sa inyong LAS para sa gawaing ikatlo. Mga bata, ilan kaya ang miyembro ng pamilya? Bigkasin nga ulit natin sila. Si tatay, si nanay, si kuya, si ate, at si bunso. Ilan lahat sila? Tama! 5 lahat ang miyembro ng pamilya. Pag-aralan naman natin ang pagsulat ng bilang 5. Linyang patayo, linyang pakurba, at linyang pahiga. Gawin natin. Isulat natin ang bilang 5 ng 5 beses sa hangin. Para sa aralin na ito, buksan ang learning activity sheet at sagutin ang gawaing 4. Para sa gawaing 4, bakatin ang bilang 5 gamit ang krayolang kulay lila o violet. Isulat ang bilang 5 ng 5 beses. Gamit ang clay, gumawa ng 5 bagay na ginagamit ng mga taong naglilingkod para sa kaligtasan at kapayapaan ng pamayanan. Lagyan din ng clay ang bilang 5 sa loob ng kahon. Mga bata, noong Lunes, pinag-aralan natin ang titik N. Ano ang tunog nito? Tama! Ang galing-galing! Ang titik N ay may tunog na Kahapon, anong titik naman ang itinuro ni teacher? Tama!
ang titik G. Ano naman ang tunog ng titik G? Ang titik G ay may tunog na gu, gu, gu. Ngayon naman, ating pag-aralan ang titik na NG. Ang titik NG ay binubuo ng dalawang titik. Ito ang titik N at titik G. Kapag pinagsama ang tunog ng titik N at titik G, ito ay magiging tunog na NG. Narito ang mga larawan na may tunog NG. Bigkasin natin ang mga pangalan ng mga larawan. Nga, 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 nga. Ngiti, ngiti. Ngwi, ngwi. Ngso, ngso. Ngipin, ngipin. Ulitin natin ang mga pangalan ng mga sumusunod na larawan. Nga, nga. Ngiti, ngiwi, nguso, ngipin. May nabigkas ba kayo na tunog ng NG? Ano ang tunog ng NG? Tama! Ang galing-galing! Para sa aralin na to, sagutin ang iyong learning activity sheet, gawain ikalima. Mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na to. Laging tandaan ang mga aralin na itinuro ni teacher. Paalam mga bata!